kumita na yung pera mo ng 17,000 plus in 1 year. So ngayon, dito naman tayo sa peso cost averaging. So ang ginagawa naman ng peso cost averaging is magsaset ka ng fixed amount na ilalagay mo every month sa napili mong company. Kagaya kung wari yung Jollibee. Since 100K yung ginamit natin sa lump sum, so 100K na lang din yung gagamitin natin as comparison para makompare natin kung sino sa kanila yung nag-gain. So 100,000 divide natin sa siyempre sa 12 kasi meron tayong 12 months sa isang taon. So meron siyang 8,333. So isarado na natin siya sa 8,000. So ibig sabihin 8,000 mag-invest tayo every month. So may nakuha tayo ditong website na ang pangalan nitong Proud Traders. Free naman siya. So dito makukuha natin yung average price after tayo mag-invest in 12 months. So nag-add tayo dito ng 12 tabs. So ito lang, click nyo lang itong add entry kung kahit ilang entry yung gusto ninyo. So since we are computing for 12 months, nag-add ako ng 12. So kung babalikan natin yung chart, di ba itong blue lines is para dun sa isang buong taon. Ito namang yellow lines is yung per month. So naglagay na ako ng mark para malaman ko kung saan ako bibili. So this one is, lahat ng yan ay first week of the month, mag-accumulate tayo ng shares worth 8,000. So, ang sinet nating price is yung pag-open ng market, kung magkano yung naging price niya. So, ito siya. Lahat ng ito from January up to December. So, yung mga price na to ay yung mga nakaplot dun sa yellow line. So, di ba guys, meron tayong 8,000 na ilalagay monthly. So, dito, mag-check natin kung ilang shares yung mabibili natin. Mag-start tayo with 30 shares. By the way guys, the minimum na shares na mabibili nyo kay Jollibee is 10. And multiple of 10 siya. So 10, 20, 30, and so on. So 30,000, it is worth 6,378. Let's say 40. 8,500 na siya. So ang mabibili lang natin sa 8,000 is yung 30 shares. So halimbawa, bumili tayo ng 30 shares ng January. And then February, yun, may natira pa tayo dito kasi 8,000 yung nilagay natin. So, i-subtract natin yun. 8,000 minus natin yung 6,378 equals, yan. May natira ang 1,622 plus lang natin yung panibagong fund na 8,000 is 9,622. So, ngayon, ilan yung mabibiling shares ng 9,622? Nung February, first week ng February, ito yung naging price dun sa pinlot natin dito. Ito yung February, right? So, yan. Ito yun. Itong price na to. So, ganun lang. Basta tandaan nyo guys na yung prices na to ay base dun sa pinlot natin dito yung yellow line. Lahat to ay first week of the month. Wala tayong technicals dito guys ha. Kinuha ko lang yan dahil yan yung first week of the month. And lahat ng opening price, yun yung kinuha natin. So by February, yung pinlat natin, ang price niya, nag-open siya ng 194.50. So ilang shares na mabibili natin sa 194.50? Check natin. Start with 40. So makakuha tayo ng shares na 40 in the price of 194.50. Pero ang pera natin ngayon is 962, di ba? So dagdagan pa natin. 9,725. Eh pero dito 9,622 lang yung pera natin. So hindi tayo makakabili. So gawin lang natin siyang 40. Tapos yung difference idadagdag lang natin dun sa March. Alright. So, nakabili tayo ng 40. Tandaan nyo ha, tingnan nyo ha, January, nakabili tayo ng 30 shares.
February, nakabili tayo ng 40 shares. So, ngayong March, bumaba yung price niya. 174 na lang yung price. Pero take note na meron tayong remaining balance na 1,842. Dagdag natin yung bagong fund na 8,000. So, meron tayong 9,842. So, ilang shares yung mabibili ng 9,842 natin? Let's start with 40 again. Okay, 6,900 lang. Dagdagan ulit natin. 50. 8,000. Uy, pasok pa siya sa budget sa ating buying power. Gawin natin siyang 60. Ayan, hindi na. So, mabibili lang natin is 50 by March. So, gawin lang din natin yun. So, hanggang maging December. Okay. As you can see, bumakas bumaba pa yung price niya nung March. Ay, April. Nung April, mas bumaba yung price niya. Naging 104 na lang yung price ng Jollibee during this time. Ito na yung start ng ano yata ito eh, ng pandemya na eh. Kaya pababa na siya. So, let's check how much yung natira dun sa ating buying power. Meron tayong, subtract natin yung 8,745. Meron tayong 1,097. Plus natin yung 8,000. Ayan, meron tayong 9,097. Ilang shares yung mabibili nito sa price ng 104.23. Start tayo sa 50. Okay, 5,000. 1,000 lang. So, pwede pa tayo mag-adjust. Uy, 6,000 lang. Pwede pa tayo mag-adjust. Try natin 70. Aba, pwede pa din. Try natin 80. 90. Uy, 90 hindi na. Hindi tayo makauli ng 90. Pero syempre, kung ako yan, nahabulin ko na yung price na yun. Nahabulin ko na yung price na yun. Baka mag-add na ako ng konting fund. Pero for the purpose of this discussion, 80 lang yung mabibili natin. So, anong month na to? January, February, March, April, May. Noong May, 141 na yung price niya. Which is, nag-bounce siya ng konti. 141. Meron tayong 8,758 na buying power at the moment. So, 141, ilan yung mabibili natin? Let's start with 60 shares. Oh, sakto. Makabili tayo ng 60 shares. At may matitira pa tayong konti. So, tuloy-tuloy lang natin, guys. So, dito bumagsak na naman yung price niya, 119. So, check natin kung ilan yung mabibili natin dyan. Minus 8,460. Plus, naman akong 298. Plus, yung 8,000 natin na. Ayan, yung total niya. 8,298, guys. Kaya ilan yung mabibili niya? 119 yung price at that time. 60. Oy, hindi. Asya pa. Pwede pa tayo ng 80. Ah, hindi na. 70 lang. 83. Grabe. 83 lang. So, mga 60 lang mabibili natin dito. 60. Ayan. So, 60. Kasi ang pera natin 8,298. So, tuloy ko na ha. So, meron tayong 9,158. 139.95 yung current price niya during this time. So, start tayo sa 60. Okay, try natin yung 70. 97. Okay, so 60 lang yung mabibili natin. 60 shares. Ito, 129. August na tayo. So, August, ilan yung mabibili natin? So, 60 lang yung mabibili natin. Dito, 60 lang din. Medyo mahal kasi siya ng time na ito eh. Ang 70. Hindi na kaya. So, 60 nga lang. Mabibili natin dito. Sa halagang 143, mabibili natin ito. 60 lang din. 86, okay. 60, tama. 40 lang. Okay, papasin niyo, 40 lang nabili natin. And, December, nag-199 na. Medyo 199 na. Medyo mahal-mahal na siya. So, tingnan natin kung magkano mabibili natin. 8 lang mabibili nito. 40. Ah, baka makabili pa ng 50. Ay, hindi. 40 lang. So, yan. So, as you can see, guys, mapapansin natin, habang nagmumura yung price, nakakabili tayo ng mas maraming shares. Calculate natin yung average price niya. Taran! So, ang average price na nakuha natin is 151.0450. Ang total cost na nagastos natin sa pagbili nito in 12 months ay 96,668. Ang total fees niya is 290.72. Nakakaroon tayo ng 640 shares. Matatandaan nyo, yung nag-lump sum tayo, ilang shares na nabili natin? 470 shares lang, di ba? Nung bumili tayo ng January 2, gamit yung 100K, di ba? Pero nung nag-peso cost averaging tayo, nakakumulate tayo ng 640 number of shares. Magkano na yung price ngayon? Ang price ngayon is 178.70, di ba? So, kumpitin natin. Wala pa yung dividend dito, guys. Yung ano pa lang to, yung price appreciation pa lang. So, 640 times number of shares times yung price ngayon 178.70. Total niya na is 114,368.
kumita na yung pera mo ng 17,000 plus in 1 year using peso cost averaging. Compare sa binili natin noong January 2 at binalikan natin after a year plus the dividend, negative 15 pa tayo, guys. Diba? So dito, guys, hindi nyo naman kailangang maging magaling sa technical analysis para makapag-umpisa kayo sa stock market gamit ang peso cost averaging. Kasi hindi nyo naman kailangan tingnan yung chart sa pagbili ng stock market. All you have to do is to put money every single month sa inyong portfolio. And ang isa lang sa mahalaga ninyong dapat gawin ay kilalaning mabuti yung company na paglalagay nyo ng inyong investment. Para nakatutulog kayo sa gabi, tumaas man o bumaba yung price ng market. Sana, guys, may nakuha kayo sa video na to. And if you like this video, please give me a thumbs up. At kung hindi nyo nagustuhan, pa-thumbs up pa rin. At kung sa tingin nyo ay makatutulong ito sa kaibigan nyo na gusto rin matutong mag-invest sa stock market, pakishare na lang din tong video na to. At kung nagsisimula pa lang kayo, guys, at wala pa kayong idea kung ano yung stock market, you can join this group. And dito, matutulungan din namin kayo kung paano mag-open ng broker account. And kung meron naman na kayong konting knowledge about stock market at gusto nyo pang ma-enhance yung stock market knowledge nyo, nandito yung group na pwede nyo salihan. You can join this group na kung saan nandyan din yung aming mentor sa aming global investing. Kung bago ka pa lang sa channel na to, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo every time na gagawa kami ng bagong content. God bless! See you in our next video!